Alright. Welcome mga kapatid. Welcome po sa ating channel. At salamat po sa patuloy na panonood ninyo sa aking mga video at sa walang sawang suporta na aking natatanggap mula sa inyo mga kapatid. At sa ngayon, kakaiba po ang ating gagawin kasi ayun nga, talaga namroblema ako sa aking pabuhan. Kung kailan pa sila dumami, saka pa talagang may mga problema po talaga na kusang dumadating sa ating pag-aalaga ng pabo. Isa na doon ang, imbis marami na sila, kaunti na lang ang napipisa. Dahil maraming factor po mga kapatid, siguro po nung naninood kayo ng aking mga previous video, siguro nakita nyo po ang iba't ibang factor na aking nasasagupa o aking nakakaharap sa aking pag-aalaga ng pabo. Kaya ito po, gagawa po tayo ngayon ng DIY incubator. Kita nyo naman dyan sa title ng ating video. Here we go, let's go! Simula mga batid, ito lang muna ang aking inihanda na ating gagamiting materials sa ating paggawa ng incubator. Una, itong Firefly na 23 watts. Tapos itong exhaust fan o fan to 20 volts po ito mga kapatid. Ito po ang ating gagamitin. Tapos itong receptacle. Yan. Grabe receptacle. Matandang receptacle na ito mga kapatid. Ngunit okay pa naman. Connection lang naman ating hahanapin ito. Kanyang plug. Talagang yan. Tatlong dugtungan na mga kapatid. Isa, dalawa, tatlo. Pero okay lang yan. Gagawa natin yan ang paraan. Tapos screwdriver. Wala po akong strap tie o cable tie. Wala po akong cable tie mga kapatid. Hanap lang ako mamaya. At ito, itong drill bit o barina. Yan ang ginamit ko kanina mga kapatid. Ito po, naglagay po kasi ako ng butas kanina para hindi naman masyadong matagalan. Dito sa side na ito, 1, 2, 3, tagsyam na butas po ito mga kapatid. 8 sa palibot, isa sa gitna. Ito yan, 27 po lahat. Tapos dito sa kabila, 9 siyam na butas lang po. At dito rin sa kabila, katulad doon sa kabila na may tatlong bahagi na tag siyam bawat circle. Ayun, dito rin isa. At siguro pasiuna ko na lang sa inyo mga kapatid. First time ko pa po itong gumawa ng DIY incubator na manual. At siguro wag nyo muna itong gayahin mga kapatid hanggat hindi pa natin nakikita ang resulta. Ngunit, base doon sa aking napanood na video, subok na raw ito mga kapatid. Kaya ginaya ko na lang. At sana, loobin ng Diyos sa aking pagaya na ito, sana magsaksis at makapagbigay ako ng update sa inyo. Ito na, sisimulan na natin. Let's go, let's go! Ito na, subukan muna natin ang ating pan. Kung gagana ba ito mga kapatid. Yan, gumana. Saan ba patungo hangin ito? Ah, dito. Na, malaki po ang ating stop time mga batid. Mukhang mahirapan ako sa pagpasok. Kaya gagamitan natin ito ng technique. Ayan na, naikabit na po natin ang exhaust fan. Ang susunod natin ikabit ito. Batid, may isa po tayong gagawin na pwede siya, ngunit hindi po recommended. Ito po, glow stick po ang gagamitin ko pandikit dito. Kasi hindi po siya makahold mga kapatid. Kailangan po ng glow stick. At nagkataon naman na ubos na ang aming lighter. Tapos yung glow gun, hinanap ko, hindi ko po nakita. Maliit lang naman ang ating kailangan. Ito na lang. Pusporo na lang mga kapatid. At
mahirap po ito dahil posible po tayong mapasok. Kaya kung gagawin ninyo ito mga patid, kunting ingat lang po. Dahil posible po tayong mapasok nito mga patid. Pero konti lang naman ang kailangan, kaya sasagarin na lang natin. Yun na. Dagdagan pa natin mga patid kasi mabigat po kasi itong bulb natin ito. At ang susunod natin mga patid, magwa-wiring na po tayo. Ito, 220 po ito sila lahat. Madali lang po ito kasi 220. Ayan. Ito, puputuloy ko na lang itong plug mga patid. Let's wiring na po tayo. Mga patid, ginaya ko na lang yung nakita ko sa YouTube. Sana mag-success ito mga patid. Ito na, lipat natin sa kabila. Magwa-wiring na tayo. Uy, mahaba. Tara, hindi masyadong maruming tingnan. Huwag natin pahabain mga kapatid. Nagamit na lang tayo ng technique. Dito, kukuha tayo ng konti. May stripper naman tayo na magagamit. Puto lang, may swerte. Good. Yan na. Maglagay lang ako ng butas mga kapatid para ito, idugtong na lang natin. No polarity po ito mga kapatid kasi DC po, AC po ito. 220 DC. Auto 220 AC. No polarity. Para pong correct mga kapatid no. Pero tandaan niyo mga kapatid, first ko pa lang ito na gawa. At abangan niyo po ang susunod na mga vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo kung mapipisa ba talaga ang itlog ng pabo dito. Yan na, tapos yung kanyang plug. Yan, grabe dugtungan na nangyari dito mga patid. Yan, dugtong, pero okay lang yan. Basta at ma-secure lang ng mabuti. Ay, ituturo ko ako sa inyo na bago kong natutunan kapag magdudugtong kayo ng wire mga patid para mas matibay, ganito po gawin niyo. First, strip. Stripan nyo po ang bawat dulo. For example, itong apat. Yan. Ayan lang, mataas itong nagawa ko. Ang gawin nyo, ganyan. Papaypayin ang kanyang strand.
Pagkatapos mapaypay mga patid, ganito. Ipapasok mo sila sa loob. Pag napasok na yan, gawin nyo. Yan, ibubod nyo sa magkabilang side. Uunahin mo sa kabila. Tapos dito naman sa kabila. Mahigpit po yan mga patid. Yan, talagang matibay po mga patid. Lalo na pag yung malalaking gauge. Ito, maliit lang kasi ito. Lalo na yung mga number 60 na wire. Yun po, talagang napagagandang tingnan ito mga patid. Ganito lang, gawin nyo. Gawin yung parang paypay ang ganyang conductor. Sa kabila rin. Pagkatapos, pasok nyo mga kapatid. Yung ginawa yung paypay, pasok nyo. Tapos, kunting bira. Kunin mo ang isang side. Ipaikot mo. Yan. Yan, pag na umabot na sa dulo, yan. Ang sa kabilang side naman, yung kung pa ganun ang tuyok ng isa, itong sa kabila pa ganun. Kumbaga ganun po ang ikot nila. Magkasalubong po mga kapatid. Lalo na sa mga malaking gauge na mga wire mga kapatid, talagang napakatibay at napakagandang paraan ito ng pagdugtong. Yan po ang pagdugtong mga kapatid. Yan, lagyan na natin ng tape. Kahit hila-hilain ito mga patid, hindi po siya madaling maputol. Kasi ginamita ng kakaibang teknik ni Ambaking. Alright, ayan na. Maglalagay na tayo ng electrical tape. Ayan na po. Pag maglagay rin kayo ng electrical tape, ganyan po mga patid. Padikitin nyo yung pinakadulo. Talagang napakalaking benepisyo po niyan pag ganun. Dahil ang electrical tape po mga kapatid, pagkaraan ng ilang mga araw, ilang buwan, bubuka po itong pinaka last part na didikit natin. Kahit bumukoy yan, kapag ganun po ang ginawa natin sa kanyang pinaka-pundasyon o permerong ikot, safety pa rin mga kapatid, kaya niyan. Yan, padikitin mo yan sa kabilang adhesive. Ayan po. Yan. Nakadikit na po sa kabilang adhesive. Okay lang yan kahit hindi na po madaling maukab o makawala yung dikit niya pag ganun mga kapatid. Pero magandang gamitin dito yung heat shrink tube. Yan. Ayan na po mga kapatid. Lagyan na lang natin ito ng dalawang ikot na tip dito. Tapos na po ang ating wiring. Yan. Ayan na po ang nangyari sa loob. At next, lagay natin itong ating ilaw. Ito, ilalagay na natin ang ating ilaw. Subukan natin kung iilaw ba. Yan mga kapatid, umilaw na po. At lagyan na rin natin ang ating pinaka-hapin.
So, ayan na mga kapatid. Naglagay na rin ako ng tubig. Yan. May tubig na po sa loob. Mamaya, ititest muna natin ito mga kapatid kung makakuha ba po siya ng 37 to 38 degrees Celsius. O yung kanyang init sa loob mga kapatid. At para magawa yon, kailangan nating takpan ito muna. At babalikan ko na lang ito mamaya para magdala na ako ng temperature mga kapatid. Diyan na po ang setup ng ating incubator ngayon, manual incubator. At yan, ipapasilip ko po sa inyo ang nasa loob. Yan, yung nakikita nyo na may kulay R, hindi yan nalimlima ng inahing pabo. At yung may X, nalimlima na po yan mga dalawa o tatlong araw siguro, mga dalawang araw. Nalimlima na po yan ng inahin kasi dalawa po sila sa isang pugad. Nang inihiwalay ko ang isa, ayaw rin maghiwalay kasi bumabalik pa rin doon sa isang pugad talaga. Kaya kinuha ko na lang, kaya nagmamadali akong mag-incubate kasi maraming bisis na ako nakaranas ng ganong insidente, talagang natumal po. Kadalasan po, nababasag po kasi ang itlog. Once mabasag ang itlog sa pugad, yun, damay na lahat. Kaya bihira lang po ang napipisa. At kanina mga kapatid, nang tinakpan ko ito, ito po ang ganyang takip. Pakita ko po ito. Ang kanyang takip ng ganito, ng totally close po talaga sa kanyang takip, ang temperature po ng loob ay naging 39.5. At hindi po yun pwede kasi napakataas niyon. Okay lang sana kung 37.5 yun. Ganun po talaga ang requirement daw. Hindi pa po talaga ako sanay sa pag-i-incubate. Kaya sinubukan ko na lang ito mga kapatid kasi ganun rin. Hindi rin mapipisa kasi pag ganun po nangyayari. Kaya bahala na ang Diyos nito mga kapatid. Mapisa man o sa hindi. At ngayon, ganina nang totally tinakpan ko ang kanyang takip, 39.5. At susubukan natin ngayon na ganito lang. Magtitira tayo ng wag munang masyadong malaki kasi 39 kanina, 38 ang 37.5 ang kailangan natin. Siguro ganyan lang. Mag-iiwan tayo ng parang maliit na butas dito para siguro yung init sa loob mabawasan o konti lang. Yan. Pagkaraan ng ilang segundo, isang minuto, maglalagay tayo ng temperature ito. May temperature tayo dito. Manual temperature. Digital na temperature. Yan po ang ating ilagay sa loob niyan mamaya. Atin pa pong painitin ng pinakamainit niya talaga. Pero nung pinanood ko yung nag-demo nito, gaya lang nito ang kanyang ginawa. Okay naman daw. Siguro malaki kasi ito ng kunti ang aking box kumpara nung sa kanya. Sige lang. Hanapan natin yan ng paraan. Huwag lang mawala ng pag-asa. Ganun naman. At ang vlog na ito mga kapatid. Napakagandang idea nito para sa kagaya ko na walang alam sa incubator. At sana huwag kayong magalit sa akin kung sa tingin nyo hindi tama ang aking ginagawa. Talagang sinusubukan ko pa lang po kung ano po. At mayroon naman akong in-order doon sa Lazada na thermostat. Yung parang switch mga kapatid na kapag umabot na siya sa kanyang tamang temperature, kusa siyang mamamatay. At hindi pa kasi dumating at ito naglimlim na, nagsimula nang maglimlim ang inahin. Kaya ito na, gumawa na lang ako ng manual incubator. Sana mag-success ito. Mamaya, update ko po kayo. Ayan na po ang ating DIY in-home incubator. Alright. At sana mga kapatid, loobin yung mga itlog na nasa loob. Mapisa po yan mga kapatid. At sana dumating na rin yung thermostat nang sa ganun
May maganda po talaga may thermostat kasi kanina matagal po nakuha yung 37.5 mga kapatid. Pabago-bago po. Minsan tataas ng konti, mintas. Talaga kailangan ko talaga ng thermostat at ito na, sana dumating lang yung thermostat ko sa susunod na araw para ma-upgrade ko to. Pero ito, subukan na lang natin. At wala namang mawawala. Mapisa or dili. Wala na, yan na. Tuloy na talaga yan. At sana may matutunan ako sa patuloy na pag-aaral patungkol sa incubator mga kapatid. At sa mga bago dyan, salamat po sa pagdalaw ninyo mga kapatid. At sana huwag kayong magsawang sumuporta. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na ating i-upload. Nandito na lang mga kapatid. Salamat po sa lahat. At sa mga masugid kong taga-subaybay. Thank you very much. I love you all. Bye-bye.